So hello mga guys, magandang gabi po sa inyo. Ngayong gabi meron tayong bagong gagawin bilang isang newbie sa atin pong pagkakalapat eh. Para hindi tayo kumbaga magkaroon tayo ng pag-asa na kapag mawala yung ating inakay ay meron tayong pag-asa na makabalik yung ating ibon o maibalik ng mga pansier. Kasi marami akong nakikita na nagpo-post sa Facebook, naghahanap ng kanilang mga alaga. Ang laging hinihingi ay ang number ng singsing at kung anong taon, mga kalapatids. So ako talaga totally hindi ko ginagawa na yung mga singsing o yung mga number ng singsing ilista ko. Kaya ang ginagawa ko, pagka may nagpo-post na alam ko na parang ibon ko, inaano ko kung anong kulay nung singsing, tsaka kung anong taon, pero hindi ko alam yung serial number. Pero bilang isang pansier, dapat pala, naka-record din yung ano, yung serial number ng ating mga ibon. Kaya ngayong gabi, mga kalapatids, ay ito po ay isang tip para sa ating mga newbie na para kung sakasakaling mawala yung ibon natin, nagpalipad tayo ng ating mga YB, ng ating mga inakay, nag-overfly, ay baka may pag-asa pa na maibalik sa atin. Kasi ang laging hinahanap ng isang pansier, pagka nakakahuli siya, oy Milky, huwag ka magulo, maingay. Pagka nakahuli siya ng inakay, ay ang hinahanap kaagad yung serial number at yung kulay ng singsing, mga kalapatids, pati kung anong taon yung singsing ng kalapati. Kaya ngayong gabi, yung mga inakay natin, yung mga papaliparin natin, ay iisa-isahin po natin, tapos papakita ko na rin po kung anong mga lahi, kung saan po nanggaling yung ibon, mga kalapatids. Ngayon, yun ang gagawin natin. Ha? Mga guys, sige, hanggang dito. So, hello po mga guys, mga kalapatids. At lalo na sa ating mga newbie, mga bagong nag-aalaga ng ibon. So ang gagawin ninyo, maghanda lang kayo ng notebook. Parang ito diary po ninyo, diary ng ibon. Parang maganda yata i-ano natin o i-vlog natin, diary ng ibon. Mga kalapatid, sa susunod ano. So ang gagawin natin, ballpen lang tsaka notebook. Tapos yung ibon, kagaya po nito. Naku, lugon siya oh. Naglulugon tong itim natin. Kagaya po nitong ibon na to, mga kalapatids. Ito po ay YB. Inakay po ito. So, pagka ito pinakawala natin, pwedeng ito ma-overfly, mga kalapatids. So, maganda, tandaan natin kung ano yung kulay ng ring niya at saka kung ano yung number ng ring. Ilista natin sa notebook para pagka may nag-post, ay alam natin kung ano yung ibon na hahanapin natin, mga kalapatids. Kagaya nitong itim na to, ang lahi po nito ay John Arden. Ito po ay anak nung na-acquire ko kay brother Jassy Mertalia. Yan, mga kalapatids. Champion po ng CSWRP. So, ang number ng ring niya, ang kulay ng singsing niya ay pink. Yan, mga kalapatids. At ang number ng atang ring niya ay PHA. Ayan, PHA 2022 002. Teka lang, maraming madumi. Ayan. 002. Ayan, mga kalapatid. 002 8350. Lista natin 'yon, mga guys. O, nakalimutan ko tuloy. Ito ha, black. Ang kulay ng ibon, black. PHA. Ulitin natin. PHA. Teka lang. Medyo pumapalag na siya. Lugon kasi. 002-8350. 002-8350. Kaya mga guys, mga kalapatids, ano? Kung sakaling magawi sa inyo itong ibon na ito, ang kulay po niya ay itim. Kulay pink yung ring niya na may palatandaan na PHA 002
8350, ang good fancier nagsosoli ng ibon, mga kalapatids. Kaya ito, yan o, oh, kulay itim siya. Sasali natin ito pagka nagka-race na, mga kalapatids. Kung ang alahi po ng ibon na ito ay John Arden, mga kalapatids. So, yan na, nakaisa na tayo. Kasunod niya, mga kalapatids, yung kapatid niya. Meron siyang kapatid, yung nestmate niya mismo, tapos kapatid niya pa. Ito po, ang kulay niya ay checkered na may paningit na puti na may parang splash yata ang tawag dito sa ulo nito. May kulay puti at yung mata niya kakaiba, mga kalapatids, parang itim na may kidlat. So ito po ay John Arden din po ang lahi, mga guys. Na-acquire ko ito kay Brother Jassy, mga kalapatids. So ang singsing niya ay lagay na lang natin dito ay ano, checkered white flight. Checkered white flight. So ang ring niya ay PHA 002-8341. Ilista niyo, mga kalapatids, para hindi niyo makalimutan. Para pagka hinanap ng katunayan, makukuha niyo yung ibon. Yun ang nangyayari, mga kalapatids, kung bakit yung ibang mga fancier hindi nila nakukuha yung ibon nila. Kasi hindi nila nililista yung kanilang ano, yung singsing po nila, mga kalapatids. Siyempre, mahirap din naman mag-breed ng ibon. Mahirap magpalaki tapos mawawala lang. Kaya ang gagawin natin, ililista natin yung ibon po natin, mga kalapatids. Ito, no? Nailista na natin yung isa. John Arden po ang lahi nito, mga kalapatids. So, hello mga guys. Ito pa yung isa natin. Ito, na-acquire ko rin tong ibon na to kay Brother Jassy. Ang lahi nito ay John Arden din. Kinross natin kay ano, kay Tony Vega. Hindi ko alam kung ano yung lahi nung kay Tony Vega. Pero kalimitan sa mga ibon ni Tony Vega, yun po ay mga galing kay TDV o Tommy De Vera, na talagang sikat na fancier din, mga kalapatids. Eto yan, ano, mga guys, maganda kulay niya. Nawala na sa akin. Hindi naman nawala. Pinakawalan ko to, hindi siya marunong sa trapdoor. So ilang araw siya na pagalagala, mga kalapatids, tong ibon na to. Pero hindi naman siya umaalis dito sa paligid-ligid. Siguro hanggang sa nagutom siya, bumaba na lang siya. Nagpahuli na lang sa akin. Nagpahuli na lang sa akin, mga kalapatids. Ayan. Nako, ang kulit ng aso ko eh. Pasaway itong aso ko na to eh. Yan, mga guys, ano. So susubukan din natin ito sa race, mga kalapatids. Hindi pa natin to talaga totally na ititrain. So sana maganda ang maging ano nito, kasi galing to kay Brad Jassy. Talagang nirekomenda niya sa akin itong ibon na ito. So nakakatatlo na tayo, no? Ang pangalan, ang ring niya ay pink din. So ano ba iano ko dito? Dirty blue bar na lang to. Kasi may pagka dirty blue bar siya eh. Dirty blue bar ang kulay niya. So ang pangalan ng ring niya ay PHA. Ano yun? PHA 002-8343. So ang kulay nito, mga kalapatids, ay dirty blue ba? Oh, mga guys. So yan, ano? Ayan, napakaganda nitong ibon na to, mga kalapatids. Kaya sana ay merong magandang resulta rin sa atin ito. Salamat sa Diyos, kasi pito yung YB natin at wala namang nag-fly away nung sila ay una nating pinakawalan. Ang technique na ginawa natin ay dala-dalawa lang. Hindi natin sila sabay-sabay na pinakawalan. So kinuha ko lang yung idea kay Panyero. Si Panyero Tips. Kaya sana shoutout din kay Panyero, no? Salamat sa yung mga tips. Meron ako nakuhang maganda. Kaya totally hindi ako nagkaroon ng overfly, mga kalapatids. Yan, ano, kaya lang hindi ko alam pagka tinitrain na, mga guys. So ito, maganda tong ibon na to. So hello mga guys, ito yung pang-apat natin na inakay na ililista natin yung ring, mga guys. Bali ang lahi nito ay Jansen.
Jansen Arendong. Yung ama nito ay Jansen, mga guys. At yung nanay nito ay Stichel, mga kalapatid. Yung Jansen na yon, galing yung kay kapatid, galing kay Kuya Russell, yung taga-extension. So, buhay pa yung magulang no, nasa atin. Yun nga, yung Jansen Arendong. Yung anak nito, yung kapatid nito, ay niload ko na ng ano, ng matnog. Nakakabalik naman siya. Kaya lang, ang problema, hindi naman siya dito lumaki, kaya nandun sa bukid. Minsan, dumadalaw-dalaw dito. Pero ngayon, totally, hindi na dumalaw, hindi na bumalik eh, nung pinakawalan ko. Niload ko pa nga ng ano yun eh, ng tawag dito sa Quezon, sa Chaong Quezon, tsaka sa Dolores. Umuwi pa sa akin yun eh. Pero talagang hindi dito yung loyalty niya. Ang loyalty niya dun sa dati niyang loop, mga kalapatids. So, eto kapatid niya, kamukhang-kamukha niya to, parehong-pareho sila ng mukha yan. Yan mga guys, oh. Kamukhang-kamukha niya si Boy Amo. Yung checkered na ito, mga kalapatids. So, ang ring niya ay kulay pink din. PHA. Lagay ko na lang checkered. Checkered. PHA. Ano yung ring number niya? 0028348. Inilista nyo mga kalapatids para pagka pinakita yung ring number, pinatanong sa inyo, meron kayong katunayan na ito nga ay talagang sa inyo. Yan mga kalapatids, ano? So, ganun lang ang gagawin natin para hindi tayo basta-basta mawala ng ibon. Siguro yung iba, mapapahaba kasi tayo ng husto eh. Yung iba mga kalapatids ay ililista ko na lang pero hindi ko na ipiplay sa video. Bali ano yan, nakapito. Pitong ibon yan mga kalapatids na yan ang ating ring. Ililista natin. Mga inakay po yan mga kalapatids. Lugon sila. Ewan ko, kaya pala siguro walang ganang kumain itong mga to. Pag naglulugon, wala silang ganang kumain eh. Napapansin ko. O sige mga guys, hanggang dyan muna. Salamat sa inyong sana ma-subscribe nyo ang aking channel. At syempre, i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga content, mga kalapatids. Yan ano mga guys. Salamat, hanggang dito na lang. Sana maganda ang maging resulta nito. Itong ating race na darating. At hindi ako nasukatan ni boss noon. Pero papasukat na lang ako sa ibang araw. Mga kalapatids, ano? Meron pa pala! Meron pa palang dalawang inakay. Siguro saka na lang. Saka ko na lang iililista. Mga kalapatids. So, sige, hanggang dito lang.